Or good day sa mga nanonood dyan. Well, ngayon po sa vlog natin, ang content natin is paano po mag-markot. So, ang itatry kong i-markot is yung money tree. So, eto po siya. Ayan po. Ayun po siya. So, magmamarkot tayo kasi maganda yung tubo niya. Pero hindi kasi, syempre, kung nasa lupa lang siya, tsaka ano, patuloy siyang lumalaki. Ngayon, try natin mag-markot. Yung iba, sabi na hindi daw pwede, pero try natin kasi yung iba, sinasabi na buto daw yata ang tinatanim niyan. Kasi may mga nakikita naman akong malilit. Pero since ako ay, when I was in high school, nagdumamarkot kami, dinatry ko siyang i-markot. Tingnan ko ngayon kung effective ba ang magmamarkot. Okay, sa pagmamarkot, ay nag-prepare na ako. So, meron akong plastic. Ang ginagamit kong plastic is ito para makapit. Tapos, nag-ano na rin ako ng soil. Ayan. So, loam soil to. Tapos, mas maganda kung ang gagamitin yung soil ay medyo malapot kasi hindi ganun kadali matuyo. Pero habang nasa puno siya, habang nakadikit siya dun sa pag-ano, sa pagmamarkotan natin, dapat po ay kahit pa paano dinidiligan kasi para mabilis siya mag-ugat. Okay, so ayan na, dalawa ang gagawin ko ngayon kasi dalawa yung ano manghihingi ng ipapamarkot natin. So tatry natin, guys. Okay? Okay, so ito yung imamarkot natin. So ganito po pa sa pagmamarkot, ha. Yung puno, anhan mo lang siya ng babalatan mo ng kaperaso, siguro mga ganyan, mga 1 inch. Mga 10, mga ilang cm to, mga 3 cm. So magbubutas ka lang, ano mo lang siya. So ito, imamark muna natin. Imamark natin siya. Tapos, taas din, ganun din. So, ingatan nyo na hindi maano ha, masusugatan yung pinakakatawa ng puno para hindi siya mamamatay. So, yan. Babalatan na natin siya. Yan. So, ganyan lang po. Ganyan lang kanipis yung ibabalatin natin. Yan ha. Yan. So, pauugatin natin to ng kulang-kulang isang buwan. Mga 3 weeks pwede na, pero mas maganda pag isang buwan. Pero pwede nyo naman siyang tingnan kung gaano siya kabilis mag-ugat. Minsan kasi pag maulan, mas mabilis siya mag-ugat. Ayan, malapit na. Huwag yung kutkurin ha, dapat ganyan lang. Ayan, kung pakikita nila, meron siyang napapalatan na ano, yung mismong pagkabalat niya, ayan. Yan lang dapat ang pagbalat. Hindi dapat masyadong malalim. Ayan. Tapos nito ikot. Okay. So eto talibig guys, nabalatan na natin siya. So yan. So tingnan niyo yung ano ha, yung layo lang ng binalatan natin. So ganyan lang siya, ganyan. Ayan. So, hindi po siya nabalat-lat. Tsaka ingatan nyo na masugat yung pinakapuno talaga. Ayan. So, yan. Ngayon, nalagyan na natin yung kanyang ang tawag doon, ang kanyang lupa na pinrepare natin. So, okay, ito yung lupa. So, ano lang natin kasi pinrepare na natin siya kanina. Ayan. So, ngayon, ididikit na natin dito. Ayan. Okay. Oops. Okay.
Okay. Yan. Tapos, dudublihan na natin yung plastic. Yan. Ganyan lang. Dinikit na natin yung lupa. Tapos, dudublihan natin yung plastic, ha? So, dudublihan natin yung plastic ng dikit para may tibay. Okay. Okay. Ayan. Natin. Maganda hulog kasi. Ayan, okay? Ayan. Tapos tali natin. Para hindi maubos yung lupa. Para malak. Ayan. So, ayan. Ayan, isa pa. Maganda na yung pagkano. Okay. So last na ano, balot. Para hindi talaga maglaglagan yung lupa. Okay. So yan na guys, tali na natin. So yan. So yan. Live ako. So ganyan lang pag mamarkot po. So ayan. So pag okay na yan, ayan. So mag ano lang tayo ng mga 2 to 3 weeks, mag isang buwan. So makikita nyo yan, magkaroon na to ng ano. So hindi ko to i-upload hanggat hindi to nagkaugat kasi syempre kailangan muna natin antayin yung mga araw kung ilang araw nga ba talaga siya nagkakaugat para mabilis na natin siya i-transfer. So pagka-transfer, doon na natin siya makikita. Kung pagka-transfer naman, titingnan natin yung kung paano siya mabubuhay ba o matatanggal ba yung mga dahon. Kasi usually, sa mga tina-transfer natin na yung buhay na, natatanggal yung dahon. So, titingnan natin ano yung difference nung minarkot at saka yung basta muna lang itinusok. So, yun po, yun. So, titingnan natin kung magbumaba ba yung dahon, matatanggal ba. So, yun. Abangan nyo po yung next video natin. So, doon natin malalaman kung nabubuhay pa, magkaugat to. Then next video, yung part 3 natin is kung buhay na ba talaga. So parang 3 months yung made in the making yung ano natin yung video natin. So ano dito, kumbaga ito, antay natin na mag-isang buwan. Then after nun, pagkatanim natin, pagkatanggal natin sa tanim, isang buwan ulit para makikita talaga natin na buhay. So next, tingnan nyo natin yung susunod na video. Thank you. Thanks. So nakadalawa tayo, nakadalawa tayong markot. So yan, ito yung isa, pangalawa. So yan, so as dalawa tayong markot ngayon. So antayin na natin siya ng 3 weeks to 1 month para makita natin kung umugat. Pag umugat, swerte natin dahil madali na pumuhayin ang isang halaman kung nakapag-ugat lang siya. Kasi i-ano mo lang naman yun, transfer yun. So pag-transfer naman, kailangan kasama yung lupa na nakabalot dun sa mismong ano po, sa puno na ita-transfer natin. Dun sa pagkakat din po nito, dapat nilalagari. Kasi pag hindi po siya nilalagari, pag tinanong mo, chinap-chap mo, ang ibig sa ano na nang mangyayari nun, magkaroon siya ng mauuga, mapuputol yung mga roots. So dapat po ay maingat din sa pagtatanggal. So yun guys, so sa mga hindi pa natin subscribers, mag-subscribe kayo kasi magkasunod yung video na to. Tatlong video to. Yung pagmamarkot natin, yung pagtatanim, at yung actual na buhay na nahalaman. So yun po. Thank you for watching. Mag-subscribe na po.